habang naghihintay tayo ng oras, dumating yung client na magre-reserve sa amin dito sa Linville San Nicolas, ay gagawa muna tayo ng aking panibagong video. Pag-uusapan natin yung tungkol dito sa Easy Trip RFID. Ayan. So para hindi sayang yung oras ko, gagawa na ako ng ng vlog. Magba-vlog na ako. Una kong ginawa, nag-try akong mag-search online and nakita ko doon yung pinakamalapit is yung Calax Station. Doon ako pwedeng kumuha ng Easy Trip RFID. Ngayon, upon searching, kailangan magpa-register muna ako at magpa-schedule. So, napili ko nga na schedule is between 9 to 10 or 10 to 11. Basta yun. Ayun nga. Nung nakapagpa-schedule na ako, nung pumunta ako doon, nag-exit ako ng Mamplasan and napansin ko, hindi ako familiar pa doon sa Calax. First time ko lang kasi makadaan ng Calax. Kasi bago lang din yung road na yun eh. Bago lang din siya. So, yun yung first time. Tapos, napakahirap tandaan kasi gabi. Kaya hindi ko mapamiliarize yung sarili ko dun sa area ng Mamplasan. Kasi nga, gabi. Wala masyadong makita. Pero, nung makapasok na ako ng Calax at mag-exit na ako, ayun nga, sasaglit lang nilang in-install yung Easy Trip ko. Ayan. And ang maganda pa doon, wala na silang hiningin ID, wala na silang hiningin tawag dito yung ORCR, hindi naman nila hiningi eh. Sinabi ko lang may schedule ako, tapos yun kinabitan na nila ako automatic, tapos pinagbayad nila ako ng 200. Napakabilis lang, para ka lang nagbayad sa toll gate din. Ganun lang kasimple. Yun. Ang babayaran natin is 200 para dito sa card. And ito na ngayon, reloadable siya. So, ang maganda dito, nung pag-exit ko nga ng Calax, ang pinaka-exit pala, ang pinaka-dulo niya, is yung going to Tagaytay na. Or kapag magta-turn left ka naman, going to Santa Rosa na. Sa Sanu Valley. So, if ever na meron pang magta-try sa inyo na kumuha na galing taga Batangas, Quezon, or eto, San Pablo, ayun, napansin ko, pinakamalapit na daanan is yung sa Eton, yung going to Nuevo Valley. Kasi diba, yung pagsapit mo ng SNR, pagsapit ng SNR, yun na yung pinakamalapit na daanan going dun nga sa Calax exit. Ayun. Para at least, kasi nung ako, galing ako San Pablo, nagpunta pa ako ng Mamplasan, pero nung mapansin ko, nung nag-exit naman ako ng Calax, ang labas ko na, dun na sa mismong sa Santa Rosa, Tagaytay Road. So, pinakamalapit talaga ang daanan is yung Eton. So, para sa lahat ng mga hindi pa nakakakuha ng Easy Trip ID, Easy Trip RFID, ayan, doon lang kayo pupunta, especially sa mga taga-South, yun yung pinakamalapit. Sa mga taga-Laguna, taga-Batangas, taga-Quezon, ayan. Ito yung pinakamalapit na pwede natin puntahan pagkuha ng Easy Trip RFID. Ngayon, saan ba ginagamit tong Easy Trip RFID? Itong Easy Trip RFID, unang-una, ginagamit ito doon sa Calax. Ayun, doon sa dinaanan ko. Kasi ito na yung
ginagamit nilang RFID card. Ngayon, ang easy trip ay most commonly used pag pupunta ka ng norte. Kasi kahit may auto sweep ka, hindi naman siya pwede doon. Hindi pa pwede yung auto sweep RFID kasi pang Manila lang siya, pang SLEX, ayun, pang Startol. Yun, dun mostly ginagamit si auto sweep. Si auto sweep, marami kang makukuha na station yan. Marami sila kahit nga sa mga malls, eh, mga nag-schedule niya. Si easy trip, napakahirap eh. Napakahirap kumuha ng ano, ng, excuse me, napakahirap ng pinakamalapit na po na kuhanan ng easy trip. Ito yung kailangan natin para tayo makapasok. Kasi diba, i-require na ng ano, ng mga toll gates na kailangan, meron ka ng RFID. Kasi tatanggalin na yung cash, di ba? Yung cash lane. So, lahat kailangan meron ng RFID. So, ngayon, sa lahat ng mga taga-south na hindi pa nakakakuha ng easy trip at hindi nyo pa alam kung saan, punta lang kayo sa Calax. Iyon yung pinakamalapit na pwedeng pagkuhanan ng easy trip. And, ang maganda dito sa Calax, 24/7 siya. Ngayon, meron siyang online na registration, yung scheduling. Pero nung nagpunta ako doon, wala naman halos kumukuha. Kumbaga napakabilis lang, nakalagay nga doon within 10 seconds installation nung RFID. Ayun, tama nga, mabilis nga lang siya. Actually, nung nag-exit ako nung Calax, sasaglit lang talaga eh. Ngayon, kinabit nila, may babayaran ka lang ng 200. Para lang dito sa yun, sa card na to. Yun. So nakalagay naman dito sa ano, sa manual kung saan yung mga reloading facilities niya. So yun, kalimitan naman sa 7-Eleven ako nagpapaload kahit yung sa auto sweep RFID. So ito ganun din. Pwede rin siya sa SM, LBC, yun, 7-Eleven pa rin. Pwede siyang online banking. Yun. Mahalaga makakuha ka na nito para at least less hassle na rin. Kasi kapag wala kang RFID, kalimitan ang haba ng pila sa toll gate. So, yun, napaka-convenient na ano, kapag meron kang RFID. Instead na pipila ka pa, dire-diretso na yung pagta-travel nyo. And, hindi lang namin na-try. Kasi, kung mag-exit ka naman ng Eton, ayun, possible na mas malapit siya. Kasi, yung exit ng Calax, yung pinaka-dulo niya, going to Tagaytay na. So, pinaka-malapit na daan sana, sa Eton. Yung papunta ka ng SNR then going to Tagaytay, yun, makikita mo yung exit nun instead na magmamplasan ka. Siguro pwede rin dun pero hindi ko na try. If in case, yun yung pinaka mas malapit na pwede yung daanan. Kasi ang ginawa namin, since hindi pa naman ako aware, ang ginawa ko, nagpa-schedule ako ng 10 to 11 yung oras. Pero pagpunta ko nga doon, wala naman nakapila. So, yun, napakabilis lang. And, ayun nga, sinunod ko muna yung instruction dito na sa Calax nga ako dumiretso. Eh, nung mapansin ko, nung mag-exit na ako ng Calax, Tagaytay yung na-exitan ko. So, pinakamalapit, si Eton. If matatry nyo na pumunta doon instead na doon pa kayo mag-exit kung galing kayo ng Laguna, ng halimbawa Batangas, kagaya ko San Pablo, Calamba, yun, mag-Eton exit na lang kayo. Pero syempre kung kayo naman ay galing ng Binyan, ng San Pedro, ng Alabang, ayun, better na sa Mamplasan exit na kayo dumaan. Kasi yun na yung pinakamalapit para sa inyo. Pero para sa amin,
mas malapit sana si Eton. Para, yun, pagsapit mo ng SNR, kakaliwa ka lang, ayun, siguro mga isang kilometro lang, yun na yung ano, exit nung ano, nung Calax, ayun, mas malapit. And, ituturo ko din sa inyo mamaya kung paano yung ano, yung online registration nung ginawa ko, nung nagpa-sked ako. Pero sabi ko nga sa inyo, nung dun sa base, dun sa experience ko, pwede ka naman hindi na magpa-schedule, dumiretso ka na dun. Kasi, ano, maluwag naman siya eh. Sa tingin ko lang ha, kasi bago lang kasi yung Calax na ano, nadaan, kaya bibihira pa yung gumagamit nung ano, nung way papunta doon. And si Calax, for your info, kapag halimbawa na ano, na napupunta ka ng Tagaytay, halimbawa yun nga, galing ka ng ano, ng Cavite, ng Binyan, Alabang, o galing ka ng Manila, eh yun yung pinaka-fastest route na pwedeng daanan si Calax. So yun lang guys. Sana makatulong sa inyo. And huwag nyo na patagalin yung pagkuha nitong easy trip. Kasi malay nyo, biglang maisipan nyo na mamasyal going north. At least, walang hassle sa inyo. Kasi maganda, habang maaga, meron ka na. So ito po yun. And kailangan lagay mo rin dala to. If in case na hindi gumana o hindi ma-scan yung nasa headlight mo, eh pwedeng ano, pwedeng ipa-scan mo lang tong card na to. Gaya na nangyayari sa akin do sa auto sweep. Minsan hindi gumagana, dala-dala ko lagi yung auto sweep card ko. Ayun, doon ko ginagamit. So far, hindi ko pa naman siya actually magagamit si Easy Trip, pero maganda, meron ka na nito. Pagdating kasi kay RFID, kay auto sweep, I mean, nasa windshield siya. Pakita ko sa inyo. So yan, dito siya naka-install. Kapag yung auto sweep. Kasi nung kinabitan ako nung ano, nung Easy Trip, wala na ako nagawa kasi doon na nila diniretso kabit sa ano, sa headlight. So pakita ko naman sa inyo kung saan nila inilagay. Then 1 and 2. So check natin yung 30. Then tingnan natin kung ano yung mga slots na oras na available.
So yan, makikita natin yung mga time na pwede natin mapili at kung ilang slots pa yung available. So halimbawa, ang pinili natin yung 9 p.m. to 10 p.m. may 14 slots pa. So ito, ilalagay natin yung information natin dito. Tapos upon completion nung pinila pa natin, lalabas naman dito yung pinaka QR code na pinilapan mo. So ito na yung magiging QR code na ipapakita mo ngayon dun sa Kalax. Paano mga peeps? I hope may natutunan tayo sa aking diniscuss. Just comment down below if ever na meron kayong mga questions o gusto pang malaman. Surely, sasagutin ko naman yung mga comment nyo. Don't forget to subscribe to my channel, Marcus J, and hit the notification bell para mas updated kayo sa aking mga future videos na gagawin pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.